mabuti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, tayong lahat ay magkawin.
ng oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kilang kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay makauwi. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Kung mapagpalang umaga, ang bati ko po sa inyong lahat. Welcome po sa ating morning devotional dito po sa Hope and Love Media Ministry. Kasama po natin ngayong umaga si Pastor Roosevelt Polku. Pastor Roosevelt, good morning. Good morning, Pastor Jumi, at good morning sa ating mga listeners, sa ating mga tagapagtangkilik sa programa nito ng Hope and Love. Kami po ay muling bumabati sa inyo na napakagandang umaga at patuloy na nag-aanyaya na tayo muling magsama-sama sa umaga nito sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Ayan. Of course, kasama po natin ngayong umaga si Mama Lina. Ayan, si Ma'am Lina ay nakatingin pa sa kanyang monitor. Good morning po, Ma'am. Bumati po kayo sa ating mga viewers. Yan, thank you. Palagay ko naunawaan ko yung good morning yon, yung una doon. Opo pala. Yan, na-mute pala. Opo, sige po, inyong i-translate yun. Okay. Sabi ko po kanina, good morning po. Yun po. Okay, ayan, naunawaan na po natin yung po yung good morning. Ano po? So, good morning po sa ating lahat ng mga kaibigan, mga kapatid na nasa Death Ministry. Ayan, in lahat ninyo pong pinaglingkuran. Of course, kasama din natin ang atin pong regular speaker tuwing Monday, walang iba,
kundi si Pastor Michael Dalida. Pastor, good morning. Mati po kayo. Magandang umaga po, Pastor Juby, Pastor Roosevelt, at saka Sister Lina. At sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Yeah. Magandang umaga po. At salamat sa Panginoon, tayo buhay, malakas at nagpapalakas pa po lalo sa atin pong spiritual. Amen. Ayan, napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo man ay narito sa Pilipinas, kayo man ay nariyan sa ibang bansa. Ano man ang ating pananampalataya, lahat po tayo ay welcome sa Hope and Love Morning Devotional. Tayo po'y magpapatuloy at tayo ay pangungunahan ni Pastor Roosevelt sa opening prayer. At of course, mamaya po ang ating theme song at si Pastor Michael Dalida para naman sa ating devotional. Tayo manalangin. Amang banal na mapagpala ka po sa lahat o Diyos. Isang magandang umaga po ang aming bati sa inyo. Papuri na pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati, at aming pagsamba ay amin pong inilalagak sa inyo, Diyos. Sapagkat kayo po ay aming napakabuting Ama, na kung saan ay laging kumakalinga sa amin ng buhay at kalakasan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos. Samantalang sa umagang ito'y muli niyo pong ipinagkalob sa amin ang buhay na ito. Nais po naming unay-unay purihin kayo. Luwalhatiin kayo, sambahin kayo, Panginoong Diyos. At nais po naming patuloy na pakinggan ang inyong mahamahalagang mensahe, Panginoong Diyos. Narito si Pastor Dalida, ang inyong lingkod. Samantalang siya ay nakahandang paggamit sa inyo, Panginoong Diyos. Inyo pong ipadaloy muli sa kanya ang makalangit na mga kaalaman upang kami, Panginoong Diyos, ay kapwa mapagpala muli sa umagang ito sa pamagitan ng aming pakikinig. Kaya nga po, Panginoon, amin ding itinadalangin ang mga listeners sa iba't ibang mga dako ng sanlibutan. Kayo po ang magpala, O Diyos. Sila man ay makinabang sa umagang ito, sa amin pong pagsasama-sama na pakinggan ang inyong mga mensahe sa umagang ito, Panginoon, patuloy na magbigay ng lakas sa aming spiritual na buhay upang kami sumulong tungo sa pagtatagumpay. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried.
Okay, salamat po sa Panginoon at magandang umaga po sa lahat mga minamahal na mga taga-subaybay. Welcome po sa isa na naman pong araw ng atin pong pag-upo sa pana ng ating Panginoon with the Hope and Love Ministry, mga kapatid, upang pag-aralan ang kanyang banal na salita. So ngayon po ang atin pong pag-aaralan po ay nandun pa rin po sa the key to the storehouse, ano po? At may kinalaman po sa panalangin. At ang pamagat po ng atin pong tatalakayin ngayon ay pinatatatag ng panalangin ang spiritual na buhay. Ano? Prayer enhances, ano? Pinatitibay yung atin pong spiritual growth, spiritual na paglago. At ang atin pong susing talata, mga kapatid, ay nasa aklat po ng Colossians 3:2. Gusto ko po itong basahin sa Tagalog. Sabi po dito, itunin nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa ibabaw ng lupa. Yeah. So, meron pong dalawang struggle ngayon ang ating buhay. Ang isa po ay hinahatak tayo paibaba at praise the Lord. Ang Diyos po ay walang tigil sa pagsisikap na tayo po ay hatakin pataas. At kung sa ating pong buhay dito sa mundo, mga kapatid, merong ang dalawang bagay na naghahatakan na ito po, yung mundo at saka yung langit ay tinatawag pong laman at saka yung espiritu. Sabi nga eh, the flesh is weak, no? The spirit, sabi doon, the spirit is willing, no? So ang atin pong pagbubulay-bulay nagsimula na kapag kang isang tao ay nagpasya na ipasakop ang kanyang buhay sa Diyos, maging sakop ng spiritual na kaharian, agad pong merong mga kapangyarihang humahanay, no? At alam niyo po ang kaaway, special po siyang handa na atakihin yung mga taong talagang nagpasakop sa Panginoon. Kaya marami pong mga bagong mananampalataya ang nagtataka. Nagtatanong sila, Pastor, kala ko po ba pag dumating pagka na nagpasakop na ako sa Panginoong Yesus, okay na ang buhay, ano? Pero bakit parang sunod-sunod ang pagsubok? Kasi po mga kapatid, once na tayo po'y nagpasakop sa Panginoon, ay talagang mas desidido din po ang pagkilos ng kaaway. At dyan po pumapasok yung kahalagahan ng mga spiritual habits na kagaya po ng panalangin, mga kapatid. No? Hindi lang po yung kaaway mismo ang ating kalaban. Pinakikita din po sa atin pong pag-aaral ngayon na mismong yung sarili natin nagiging kaaway natin, no? Meron pong enmity, no? Against sa evil, no? Ano po yung nagiging unang kalaban natin? Yung ating
is yung ating natural passions, no? Yung unregenerate nature, yung likas po natin, ano? Nandyan pa rin po yun at nakikipaglaban po yun. Kumbaga ay pinatay na natin sa pamagitan ng pagtanggap sa bautismo, pero naalala ko nga po yung isang illustration, no? Parang isang Chinese illustration, ang sabi doon eh, sa loob ng isang tao ay merong dalawang klaseng aso. Yung asong itim at yung asong puti. Tapos nagtanong yung matanda. Sabi niya, alin sa dalawang asong ito, o the wolf, ano? Alin sa dalawang lobong ito o asong gubat ang magtatagumpay? O? Ang sabi niya, kung alin yung pinakakain mo. So parang ganun din po mga kapatid. So sa loob natin ay meron mismong paglalaban between the spiritual nature and our carnal nature. Yung original na tayo. No, na actually yun ay inilibing na natin, yung dating tayo. Pero nandyan pa rin po. Yan ay nakikipaglaban. Kung sino po yung ating bubusugin sa dalawang likas na ito, mga kapatid, yun po ang magtatagumpay. Yun po ang lalaki, yun ang lalago, yun ang magiging malakas. At kung sino po yung ating ginugutong, yun ay mamamatay, manghihina ng manghihina. Ano po, hanggang sa halos hindi na gumagalaw, naghihingaluna. At alam nyo mga kapatid ay yung ating nature sa ating katawan, no? Yan po ay merong reinforcement. Yan po ay kumbaga ay may backing ng kaharian ng kadiliman. At alam nyo po ay sa laban na ito, mga kapatid, ay araw-araw. Wala pong pahinga. Meron kaming expression noong mga kabataan kami. Sabi doon ay, ihi lang ang pahinga. Ano? Ihi lang ang pahinga, mga kapatid. Pero dito po sa laban na ito, maging kahit siguro tayo umiihi o kung ano mang ating mga ginagawa ay walang pahinga po. Nandyan po ang tukso, yung pahikipaglaban sa kasamaan. Po? Unang-una yung mga dati po nating mga namanang ugali na magkamali. No? Yung mga dati nating gawi ay posibleng bumalik. Mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat, no? Kung hindi po natin palalakasin yung tinanggap nating pagpapasya para sa spiritual na kaharian. So, kapag ka atin silang niluwagan, kahit konti mga kapatid, sila na yung kukontrol sa atin sa halip na tayo ang may control sa kanila. Ha? Kaya nga, napakaganda na bagaman may back-up po ang kalaban, ang persa po ng kabutihan ay nariyan din. Laging handa din po tayong tulungan. At ang maganda po, tayo'y nakasandal sa pader, sa ating Panginoong Hesukristo, sa laban na ito. At sabi ko nga po sa mga kapatid, ito po yung laban na hindi pa po nag-umpisa. Alam niyo na kung sinong mananalo eh, kung aling panig ang mananalo. Ano? So, napakaganda po na ang ating Panginoong Hesukristo ay kaya po tayong bigyan ng pagtatagumpay kung tayo po ay sasandig po sa Kanya. No? So, dito po sa sulat sa Kolosas, mga kapatid, no? Dito sa sulat sa Kolosas, meron pong mga leksyon na napakahalaga, no? Para po sa lahat ng mga nakikipaglaban araw-araw para sa ating lahat, mga kapatid, na
nakikilahok sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. At isa na nga po dito mga kapatid ay yung ating paningin ay iisa lang, no? Walang dalawa-dalawang tingin. Sabi nga doon sa nag-aararo ay pag humawa ka na ng araro, doon ang tingin mo, no? Hindi na lingon-lingon, no? So, yun po yung isa sa mga leksyon. Kaya nga sabi ng ating susing talata, yung isip natin ay ituturo na po natin sa langit at sa mga espiritual na bagay. Dahil malibang ganun po ang gawin natin, mga kapatid, ay napakarami po sa kaliwat kanan, ay nariyan po ang sanlibutan, mga kapatid. Ano? So, yun. Kailangan nating talikuran lahat ng hahadlang sa atin pong pagsulong. O, sa ating pong pagsulong ng na papunta sa kaharian ng Diyos. O? At alam nyo, ang ating buhay ay tinitingnan din eh. Meron pong panganib na yung mga paa, sabi doon sa ating pong pagbubulay, yung mga paa na lumalakad sa makipot na daan, maligaw. No? At maring tayo po ang maging dahilan ng pagkaligaw nila. So, tayo din po ay nag-iingat. No? At yung mga espiritual na katangian, mga kapatid, ay matatatag, ma-enhance po sa ating buhay. Ano po yan? Yung awa, kabaitan, pagpapakumbaba, kamuan, okay? Pagtitiis ng kahit ano, at yung pagmamahal po ni Kristo. So, yan po ay kailangan pong ma-develop. At dahil po nga araw-araw, po, at ang kailangan pong mag-develop dito ay yung panalangin, araw-araw din po yung ating panalangin, mga kapatid. Naalala ko yung isang una kong kwento na nabasa tungkol sa panalangin. Meron daw po, mga kapatid, na isang piloto ng eroplano noong World War II na siya po ay natamaan ng kalaban ay di bumagsak po sa Pacific Ocean yung kanyang eroplano. Sa ngayon sa kwento, dahil siya'y desperado at gusto niyang siya'y mailigtas, wala namang mukhang malayo ang rescue at baka nga walang nakakaalam na siya'y buhay pa, siya'y nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, total ay 20 years kitang hindi inabala. Ngayon lang ako hihingi ng request. Iligtas mo ako ngayon at hindi na uli kita abalahin for the next 20 years. So, pansin niyo mga kapatid, ang panalangin po ay hindi minsanan lang. It is daily, okay, araw-araw po na atin pong practice pagsasabuhay kung gusto po natin na lumago ang ating espiritu, yung atin pong spiritual na buhay. So ang kailangan po natin sa ating buhay mga kapatid ay not necessarily pera. Bagaman mahalaga po ang pera, okay? Bagaman mahalaga yung ating mga pangangailangan, okay? Yan po ay nahihingi sa Diyos. Kaya nga ang turo niya sa ating panalangin ay manalangin kayo na ibigay mo po sa amin ang aming pagkain sa araw-araw. No? Pero ang higit po nating kailangan, mga kapatid, ay yung kapangyarihan ng mas mataas, mas dalisay at mas marangal na buhay. Yan po ang kailangan. No? There is so much powerlessness in our world today. At ang ating isipan, mga kapatid, ay punong-puno ng mundo, ng sanlibutan.
no? At kokonti ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Yun po ang nakita ng atin pong tagasulat. Kaya nga, meron pong itinakdang Diyos, kumbaga ang ating buhay ay karera, mga batid. Araw-araw, kailangan tayo sumusulong. No? Ilang kilometro man yan o maraming kilometro. Ang mahalaga, mga kapatid, ay talagang sumusulong tayo sa karin. Yung gusto ng Diyos na maabot natin, wala po tayong dapat ikawala ng pag-asa. Kasi lahat po ng gusto ng Diyos na maabot natin ay talaga pong abot kamay. Especially the eternal life, the crown of life. Abot ta kamay po natin, mga kapatid. So, kaya po nating maabot yung tinatawag pong moral and spiritual perfection sa pamagitan lamang po ng biyaya at kapangyarihan na ipinangako po ni Kristo sa atin. Yan ay naipangako na pong lahat. Ano? At si Kristo po ang pinagmumula ng ating kapangyarihan. No? Yung fruit of the Spirit, yung mga sinabi ko kanina, mga katangian, kahit po naman sa bahay natin, paano tayo magkakaroon ng supply ng prutas araw-araw kung walang magsusupply sa atin? And thankfully, sa spiritual na prutas o bunga, ay si Kristo po ang source sa pamagitan po ng kanyang banal na Espiritu ay pinagkakaloob po sa atin ang fruits of the Spirit, pag-ibig, kagalakan, katuwaan. At yan po ay pwedeng sumagana sa atin araw-araw, mga kapatid. Amen? So yan po ay araw-araw na pwede po nating maranasan. At tayo po ay pinangungunahan mismo ng ating Panginoong Jesus sa trono ng Diyos. Gustong-gusto ko po itong statement na ito sa atin pong devotional. Ano? Diyos din po ang naglalagay sa ating bibig ng isang panalangin. Ang ganda, no po? Di ba sa panalangin, tayo minsan ay nag-iisip, ano bang sasabihin ko? Pero sabi dito, si Kristo mismo naglalagay sa ating mga bibig ng mga panalangin na sa pamagitan nito'y magiging mas malapit tayo sa Diyos. Kaya napakalaga po talaga sa ating panalangin, hindi lang po tayo nagsasalita, nakikinig din po tayo. Kasi sa ating bibig ay lalabas kung ano po yung ating napakinggan na sasabihin natin. So ang buong persa po ng langit ay ginagamit po para sa atin, mga kapatid. At sa bawat hakbang natin ay pwede po tayong kagaya ng nakasaksak na isang kasangkapan. Sa bawat hakbang natin, mga kapatid, tayo'y nakakonek sa buhay na kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito pong maganda, mga kapatid, our spiritual growth has no limit. Amo? Kuminsan yung mga puno, pagka, diba, yung papaya po namin, ang daming bunga dati, ano? Nanilaw na yung mga dahon, sabi ko, papatay na ito. And true enough, mga kapatid, pagdilaw ng dahon ay namatay na nga po yung papaya. So there's limit to growth. Pero sa ating pong spiritual na paglago, mga kapatid, ay hindi naglalagay ng takda ang Panginoon. Pwede tayong mapuno ng, sabi nga ng isang talata, ay ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at spiritual na pagkaunawa. Kaya ito po, mga kapatid, hindi nakukuha po sa school. Kami na mga pastor, 5 years, 4 years po kami sa theology. Pero mga kapatid, hindi nangungulugan na dapat mas advanced kami. Hindi po, mga kapatid. Sa katunayan, meron din pong mga hindi nakapag-aral sa paaralan na mas lumalago pa nga sa pagkaalam ng mga spiritual na kaunawaan, mga kapatid. And it's because of the habits in life. No? Panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, connection sa ating Panginoon. Kaya sa pamagitan ng panalangin, ano po, ng ating pagbabantay, ay sa pamagitan po ng mga
ng atin pong mga ginagawa, no? Yung pong kaalaman at kaunawaan, tayo'y magiging malakas at makapangyarihan ayon sa kanyang kalwalatian. Kaya, alam niya, bahagi po ng paglago ay yun pong, alam niya pong pinakamalinaw na indication, mga kapatid, yung tayo'y ready ng maglingkod sa iba. Ready na po tayong mamunga this time ng mga kaluluwa kasi dalawang klase po ng bungang. Isang ang isang spiritual na buhay na lumalago. Ang una pong of the spirit, joy, love, long suffering, so yan po. Ngayon po, pagka talagang ready na tayong mamunga at malago na po tayo sa spiritual, ang susunod na po ay bunga ng mga kaluluwa. At yan po ang dahilan kung bakit po tayo tinawagan sa ng Diyos sa Kanya, mga kapatid. Hindi lang po gusto niya tayong umpo, nagpupuri at sumasamba sa Kanya, nagpapasalamat. Gusto niya tayo dalisayin at pabanalin para maging katuwang niya sa Kanyang gawain. So, yun po ba ang gusto nating maging hangarin, mga kapatid? Yung maging katuwang. Ano? Kaya nga sabi ng isang talata, tayo ginawang mga kabahagi, ano po, ng pamana sa mga banal sa liwanag na nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, okay, at dinala tayo sa, saan daw po? Sa kaharian ng kanyang anak. So, mga minamahal, ano po, araw-araw ay pwede po tayong lumago. Nais po ng Diyos na tayo po ay maging mabunga, no? Kasi yun po ang purpose ng paglago, no? At sa ating mga halaman, lalo na ngayon, marami sa ating mga nagplantito, plantita, no? Kung gusto po nating maging establish yung kanila pong paglago ng ating mga tanim, mga kapatid, yan po'y dinidilig araw-araw. So it's daily, hindi lang po once a week. At kami po ay nagpapasalamat, mga kapatid, na kayo po ay narito sa atin pong devotional araw-araw. Nagpapakita po yan ang hangarin na nais po nating lumago kay Kristo at bumunga ng tig-isang daang beses. Ano po? Hindi lamang po sa ating karakter, kundi lalong higit sa atin pong mga kaluluwang nadala sa panan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa pag-aaral na ito. Gusto ko pong ibalik sa atin pong Pastor Juby, para po sa ating mga reflections. Thank you very much, Pastor Michael Dalida, sa napaganda mong pangunguna ng ating devotional. Of course, dadako po tayo sa ating pong reflection. At maganda po na kayo rin po na aming mga viewers ngayon. Kayo po yung mag-type, mag-chat po dyan sa ating chat box para po inyo rin banggitin ang inyo rin pong mga reflection. At kung sakaling meron kayong prayer request, mamaya at mga pasasalamat. Okay, atin pong unahin si Pastor Roswell Porto. Pastor, ano ang iyong reflection tungkol dito sa prayer enhances spiritual growth? Okay, maraming salamat, Pastor Dalida, ano, sa isang muling magandang pagkabahagi ng leksyon at devotional sa umagang ito. Tunay, mga minamahal, mga kapatid ko, na kailangan po natin ng ang nananatiling ugnayan sa ating mahal na Diyos. At iyan ay ating mapapakinabangan sa pamagitan po ng ating ding patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kagaya nga ng sinabi ko po sa inyo noong mga nakaraan ay ang panalangin ay siya pong komunikasyon natin sa ating mahal na Diyos. Ano po? At kung ang isang relasyon ay walang komunikasyon, ay ang komunikasyon po ay nagsisilbing dugo ng relasyon. Ibig sabihin,
Pagka wala po ang komunikasyon, walang dugo ang relasyon, patay ang isang relasyon. No? So, paanong lalago ang isang patay? Okay? So, kung nais po nating lumago sa ating spiritual na buhay, manatili po tayong konektado sa pamagitan po ng ating panalangin. Okay? Sabagat sa pagyan ng aklat ng Juan, kung tayo'y hiwalay doon sa puno, ay paano tayo magbubunga? Ha? Hindi tayo magbubunga kundi ang mangyari sa atin. Pagka tayo nahiwalay, ay tayo'y mga tutuyo. No? Sabi nga ng 15:6 ay, at ititipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. So, yun ang kahihinat na natin, mga minamahal na mga kapatid ko. Datapot, kung tayo ay mayroong patuloy na ugnayan sa ating may lalang sa pamagitan ng panalangin, napakaganda nitong devotional na ibinahagi sa atin ni Pastor Dalida. Ano? Tayo ay lalago, tayo ay magbubunga, mga minamahal na mga kapatid ko, ng mga espiritual na bunga, mga minamahal na mga kapatid ko. At alam nyo, ang pinakamagandang bagay, pagka tayo ay laging konektado at laging may pagtitiwala sa ating mga lalo sa pamagitan ng panalangin. At tayo hindi nakatuon sa mga bagay sa sanglibutang ito, magiging payapa ang ating mga kaisipat kalooban, mga minamahal na mga kapatid ko. Ha? Magiging payapa po. So, malalayo tayo sa kabalisahan. Ay, pagka nakatuon palagi ito yung ating mga kaisipan dito sa sanglibutan ito, naku, balisang-balisa tayo. Ano? Actually, nakita mo lang yung kapitbahay na may bit-bit na malaking television, may bit-bit na malaking refrigerator. Para bang balisang-balisa ka at habag-habag ka sa sarili mo. Ako hindi man lamang makabili ng television, hindi man lamang ako makabili ng refrigerator. Pero kaya nga ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid ko, tayo inaakay ng Panginoong Diyos na ito natin yung ating mga kaisipan sa mga bagay na naroon sa langit, huwag sa mga bagay na narito sa lupa, kasi magdudulot lang yan ng kabalisahan. Nais ng Diyos na maging payapa tayo, mga minamahal na mga kapatid ko. Actually nga, ang sabi ng aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Nakita niyo, mga minamahal na mga kapatid ko? Huwag natin ito sa mga bagay ng sanglibutan ito. Ito sa mga pangyayari sa ngayon, ano? May pandemya tayo. Huwag natin ituon dito sa mga pangyayari dito yung ating mga kaisipan. Bagkos, patuloy yung ating koneksyon sa ating mga lagyo sa pamagitan ng panalangin. At kung yun yung ating isinasagawa, mga minamahal mga kapatid ko, sapagkat nakatuon tayo sa mga bagay na naroon sa langit, mga minamahal mga kapatid ko, magiging payapa ka sa araw-araw at magiging banayad ang takbuhin ng ating buhay, mga minamahal mga kapatid ko. Iyanawa yung maging karanasan ng bawat isa sa atin. Pastor Joby? Ayan, maraming salamat, Pastor Porto, sa napagandang reflection. Mga kapatid, tayo na mga nabautismuhan, kayo man ay matagal na o bago pa na binyagan sa pananampalataya, o ano man ang inyong pananampalataya, inihintulad po tayo sa isang halaman, sa isa pong buto o binhi, isang seed, na pagkatinanggap po natin ang gospel sa ating mga puso, at sana yung gospel ay natanim sa mabuting lupa, tutubo po yan. Kaya tayo po na mga mananampalataya ay inilihan tulad po sa isang halaman. Na pagka tayo po ay bago pa, kailangan tayong i-cultivate, kailangan diligin, kailangan abunuhan. At ito pong ating mga ginagawa, Bible study, pag-aaral po yan ng salita ng Diyos, nagpapalakas sa atin. Kasama po dyan ang prayer, mga kapatid. Kaya ako, pag nagtuturo ako ng Bible sa mga kaibigan natin,
itinuturo natin ang Bible at at the same time, tinuturoan po natin silang manalangin. Kaya yung aking mga Bible students, sabi ko, sa susunod na meeting natin, sa susunod na session, ikaw ay manalangin ha. Ang sabi, ay pastor, nakakahiya po. Ano pong aking sasabihin? Ay di kayo napakadali, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming pag-aaral na maunawaan ko po. Mahirap bang manalangin? Bakit may mga tao na parang napakahirap sa kanila ang manalangin? Na parang bagang nahihiya sila na manalangin o magsabi sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, anuman ang iyong pananampalataya, ang panalangin po ay nagpapatatatag. Kita po ninyo, ito'y nagpapatatag. Prayer enhances spiritual growth. Kung gusto nating lumago, kung gusto nating tumubo at gusto nating magbunga ang ating mga pananampalataya at buhay Kristiyano, manalangin tayo, kapatid. Bukod sa Bible study, bukod dito sa ating devotional prayer, mga kapatid. Ang sabi dito sa atin, yan talaga'y nagbibigay. Ang sabi rito, inyong pakinggan, through prayer, through watchfulness, through growth in knowledge and understanding, they are to be strengthened with all might according to His glorious power. Hindi po yan sa kapangyarihan natin, kapatid. Ano man ang natapos mong pinag-aralan, ikaw may doktor, ikaw may master. Sinabi na ni Pastor Michael, ang pagiging matatag sa pananampalataya wala po sa pinag-aralan. Wala din po sa kung anong tagal mo na sa pananampalataya. It's a personal relationship and commitment mo sa Panginoon na tuwing umaga at bago ka matulog at anumang oras, iniluluhod mo ang iyong mga tuhod. O kung hindi ka man lumuluhod, ang iyong pag-iisip ay laging nakaunay sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito'y ating isagawa, mga kapatid, kung gusto mo na magiging matatag ang iyong paglago at kasama po ng Bible study, ng prayer, samahan mo po ng pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Be a witness. Share yung gospel, share the link of our program, lalo pong tatatag ang iyong paglagong Kristiyano. Salamat po. Ibalik natin kay Pastor Michael Dalita para pa sa kanyang karagdagan at conclusion. Naka-mute kayo, Pastor Michael? Awo, Pastor Juby, gusto ko yung sabi mo, ano yung share. Po. Kasi yan po ang isang paraan na talagang tayo'y magkakaroon ng mga bulaklak at bubunga. Yes, yes, yes. Ako nga po ay natutuwa pagka nakita ko po na may mga doon po sa ating pangalan nakalagay sharer. No? Mm. Ang wish po ko po personally, Pastor, makita lang yes. Kung mga nagko-comment may nakalagay doon sa taas na sharer. Yan. Kayo so, ay sharer din. Oo, nagbabahagi. No? At yung mga binahagi na natin, hindi natin alam, mga kapatid, ay yung palang binhi na nasa kanila din ay tutubo at sila din magbubunga. At yay, dahil merong isang nag-share. Abo? Amen. Ngayon, kaugnay po sa paglago ay halata naman po, mga kapatid, nang gusto po ng kaaway sa ating buhay, tayo maging bonsai. No, maganda yes, lang tingnan, pero wala kang masyadong mapapakinabangan. Abo? Yan po ang gusto ng kaaway. That's why ang gusto niya ay tayo tumingin dito sa sanlibutan. Mm-hmm. At ang malungkot po kapag tayo po ay nakatingin sa sanlibutan, hindi po tayong lalago. Kaya ito'y maganda din pong refleksyon kung kamusta yung ating ginagawa sa araw-araw. Ito ba ay nag-i-enhance ng ating spiritual na buhay o lalo akong bumabansot sa aking kaugnayan kay Kristo. Alam niya, isa pong maganda na kasi kung bakit po tayo sinasabihan ng Panginoon na huwag tayong tumingin sa sanlibutan kundi tumingin tayo sa itaas. May impluensya din, Pastor Juby. May mga social experiment nga na
yung bang nakatingala ka lang, oh, may mag-isa nakatingala ka lang, mamaya-maya may mga lalapit sa iyo tapos titingala din. Ano yung tinitingnan? So ganun din po sa atin. Kung nakatungo tayo, ay ang lalapit sa atin, tutungo din, ano po? Kung nakatingala tayo, sila'y tumitingala din. So, yung atin pong buhay, talagang napakalaki po na influensya sa lahat. Kayong panalangin po, mga spiritual na gawain sa ating buhay, yan po'y malaking tulong, hindi lamang po sa spiritual, kundi maging sa physical. May pag-aaral nga po na yung pong mga nananalangin, yung mag-aaral ng salita ng Diyos, yung pag-umaga ay payapang-payapa na umupo muna sa paanan ni Jesus, mas stable po ang blood pressure, mas stable po ang dugo, mas stable po ang blood sugar. Yan po yung pag-aaral at ako'y nagugulat na hindi lang pala spiritual natin ang may kinabang, mga kapatid, kundi even our physical health and yung buong kabuuan po ng ating pagkatao. So purihin po ang Panginoon at narito tayong lahat na pinatatakan ang ating spiritual na buhay. Okay, maraming salamat po Pastor Michael sa iyong pangunguna sa ating devotional. Ganun din sa ating kasama, Pastor Porto sa refleksyon at si Ma'am Lina sa kanya pong pag-i-interpret sa ating mga sinasabi po rito. At tayo po'y dadako. Tayo ay mga 102 kanina, nag-register po na nanonood sa atin. Praise God. At tayo po'y dadako sa mga refleksyon ng ating mga viewers. Ano po, sinusort out ko po dito. At hopefully si Pastor Michael, gamit kaya niya ay laptop. Laptop ba yan o cellphone? Hopefully nababasa mo yung mga comments, lalo na sa panalangin mamaya. Ano po? Para kayo po ang manalangin. Ayan. So akin lamang pong hinahanap dito, ayan, si Brother Ricky Abelio, ito yung kamanggagawa natin, napakasipag nito ng mga ngaral. Napakagandang programa ito, pagising sa umaga, ito muna ang panunoorin, nakaka-bless. Amen, Brother Ricky, God bless din sa iyo. Okay, si Delia Imata, happy to see you, Elda. My dear little sister watching Hope and Love Devotional, God first, God bless us all. Ayan, may mga bago tayong viewers at parang ngayon lang sila nakapanood. Kagaya nito si Argeline Cuerdoang. Good morning, Pastor. At sabi nga niya, parang first time niya rito. Thank you very much. Ano po? Ayan, so atin lamang po tinitingnan itong mga good morning. Blessed morning po, sabi, thanks to message, to the message, I mean, every morning that inspired me to wait until 1 a.m. here in Bahrain. Oh, can you imagine yan? Pastor Michael, ano, Pastor Porto at Ma'am Lina, sipin niyo ang ating mga kababayan, si Ma'am Ruth Mingueto, hihintay niya yung alauna pala ngayon doon para lamang tayo ay talagang mapanood, masubaybayan. God bless po, Ma'am, at ang yung mga kasama dyan, ingatan kayo ng Panginoon at yung kalusugan, ano po, sumain niyo po. Salamat, ano po. Okay, ilan pa rito na ating mga, ito si Mama Violi, lagi itong nanonood sa atin din. Kanya lang mga binati itong Tagalukban, Makasero family, anarin po, Akleta, Mata, Padalyan, Diaz family, yung Laes, yung Lutukan, at BBA, kay Ma'am Lacorte, Rebecca, si Sir Ma'am Pitisanan, at sa atin, Pastor Juby, family, Pastor Porto, at Pastor Michael, Dalida, at Sister Lina. Okay? Atin pong sinusort out ito sapagkat marami ang nag-comment sa atin. Hinahanap po natin ito. Si Ma'am Lysel Dalida, ba? Napakalapit sa puso nito ni Pastor Michael. Blessed Monday to all. Let's seek God first this morning by studying His Word. Jesus loves us so much. But thank you po, Ma'am Lysel. And then, okay, ito si Ate Tess ng Panukulan. Tumingin ka sa langit pagkat naroon ang pag-asa. Parang awit ito. Tumingin ka sa langit pagkat naroon ang pag-asa. Ang mabigay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit
pagdating niya'y malapit na. Tama ba yung aking tono? Ulitin ko itong awit. Pagdating niya'y malapit na, purihin ang Diyos. Salamat at ito mo, kahit kayo ay nagpapagaling, ay nakakaawit pa kayo at ako tuloy napakanta dito sa ating nalaman tuloy ng ating mga kapatid na ako'y nakakanta. Okay? So thank you po. Pagaling kayo lalo, Sister Tess. Si Ma'am Des Angadayo, blessed morning po, Hope and Love Family. Ang sabi niya, the power of a higher, purer, nobler life is our great need. This will be our goal. So tama po ang ating text to set our mind on the things above, not on the things on earth. Only Jesus. Oh, nanginginig ako. Thank you po sa magandang message, Pastor Dalida. Ayan, thank you, Ma'am Des. Okay, ito din si Michelle Manlapas. Magpagpalang umaga, Pinas. Nasa Qatar po ito. We love you all viewers at mga Tagalutukan. I miss you all. Talaga naman, kakilakilabot ang kantang ang Diyos ang nagsasabing siya'y darating. Aba, ito yung ating introductory song, ano yung darating ang oras, siya'y darating at ang mangkok ng galit ibubuhos ng langit. Napaka tindig o panindig, balahibo kung iisipin. Ngunit ang iba ay hindi nagigising sa katotohanan. Tulad nga din po sa kanta, sa Diyos ay walang liim. Ah, favorite po ito na awit ni Sister Michelle nung sinarito pa sa Pilipinas. Sarili nalin lang kung isipin paghatol ay di darating. Kaya napakaganda ng programang ito. Salamat, Pastor Juby. Miss ko na po kayo dyan. Salamat din. Thank you very much, Sister Michelle. Miss you din po. At ingatan ka ng Panginoon dyan sa Qatar. Okay, pasasalamat po. Sabi niya, magaling na ang apo na si EJ at Baby Gabriel prayer sa magandang result ng ultrasound, ECG at chest x-ray ni Beato Macasero. Galing po kay Beth Opel Macasero. Okay, yung ibang prayer request, nariyan po si Pastor Michael po ang babanggit sa panalangin. Si Sherilyn Burgos, it's true that our greatest enemy aside from Satan is ourselves. If we lean on our own, we can do nothing. That's why we need to cling to Jesus Christ. Always look upward for us to grow spiritually and not look to anyone, only to Jesus. Aba, ganda, no? Ibig sabihin, hindi lang yung mga bagay, Pastor Michael, Pastor Porto, yung things in this world, pati yung tao. Yung kasi baka tayo hindi nakatingin sa mga worldly things, ay doon naman tayo tumitingin sa anyone. Doon sa no. Sa kapwa natin. So hindi rin po tayo talaga lalago. Yan. Okay? Tingnan natin kung meron pa. Ito si Rona Beth Lado. Amen po, Pastor. Napakanda po ng message sa umagang ito. Upang tayo matatag sa ating pananampalataya, kailangan nating palaging manalangin at mag-aral ng kanyang salita sa araw-araw. Sabi nga sa kanta, read your Bible and pray every day and you grow. Aba, ito po pong awit yan nung ako'y talagang crazy roll pa. Ano, lagi pong inaawit yan. So sabi ni Ma Ate Noemi Padalyan, good morning to everyone. It says, a man of prayer is a man of power. Wow, thank you po, Ate Noemi. Very short, pero talaga pong napakamalaman. Sabi naman ni Ate Saida Wang, thank you, Pastor, sa mga reflections. Tunay po na through regular prayers, connected tayo sa ating Diyos. Sincere prayer is the only way to have peace of mind. Reading the Bible, His way of replying to our prayer, so keep our heart and mind in June. Ganda. Awit din yun na. Thank you, Ma'am Zaida. Ayan, mga nagpapasalamat lang, kagaya ni Marilo Baltimore Macabasco. Magandang minsay ngayong umaga. Salamat. God bless po. Okay, tingnan natin kung meron pa ng reflection. Ba, meron. May mga reflection pa po na parang magaganda. Ang dami ng ating, masigla ngayon ng ating mga viewers.
sa mga reflection. Of course, meron din po silang mga request. Okay, ayan, ito si Ma Wilma Baez. Ma'am, good morning. Kumusta po? Amen po. Salamat po sa magandang mensahe sa umagang ito. Tunay po na napakabisa ng panalangin na may pananampalataya. Panghawakan natin ang ating hinihingi sa Panginoon ng may pananampalataya at ito'y ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Tutuwa po tayo kay Ma'am Wilma Baez. Yung kanya pong yung sound, ano, binabasa ko yung kanyang reflection. It sounds like Seventh-day Adventist. Pastor Michael. Kasi ito'y kaibigan natin si Ma'am Wilma Baez. Ayan. So hindi pa natin siya kapanampalataya. Pero it sounds talagang nandun at nung nakaraan nga sa bumati ng Happy Sabbath. Thank you, Ma'am Wilma. God bless po. Lalo na sa iyong Bible study. Okay? Si Ma'am Naning Makaraig, nagpapasalamat. Thank you, Lord, sa buhay at lakas ng katawan na aming naramdaman sa umagang ito. Nawa, ingatan mo ang buong pamilya o sa lahat ng uri ng karamdaman at kapamahakan. Si Lera Ann, Pastor Mike, parang sa mag-asawa, pag di nag-uusap, tumatamlay na ang relasyon. Same po pag di na tayo nagpipray, tumatamlay ang faith kay God. Aba, tama, no? Oo, tama yan. Hugot Lera Ann. Ha? Oh, parang may hugot. Si ano po ito, gusto kong batiin. Ito po ay si Itinerary sa Pinamalayan, anak ni Tatay Kulding. Ayun. Okay. Good morning po diyan sa Pinamalayan. Sa pag-share po ninyo. Tama po. Tama, yan. Lahat po yun ay may tama. Sa atin, tayo na may mga asawa. May asawa na. Ay talagang pag hindi nga tayo nakipag-usap sa ating Mrs. o Mr. ay nawawala. Oo. So, si Ma'am Nori Porto, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Corinthians 14:8. Oh, ang ganda po naman ito. Alam, ito po yun, Ma'am Nori. Si Ma'am Violi, sabi niya, salamat sa mensahe, Pastor Michael. Only Jesus is the answer of all our longings. Si Rowena Reyes, pwede po mag-request, pahingi copy ng Only Jesus. Di ko po makita sa YouTube. Thank you po. Yes, Ma'am Rowena, mamaya po, i-message po kita. Wala po ito sa YouTube. Nasa private po siya na po sa Facebook. At sana paintulutan tayo. Pero yun naman siguro ang umawit nito. Ay hindi naman tayo naka-copyright. Yes po, I will share it to you. So sabi po naman ni Sir Fred Bantok, prayer is our communication to God. Without communication, we cannot reach our destination. There are traffic signs. Stop, right turn, left turn. In prayer, we can identify when to stop, when to turn right. It is our guide in our journey to our home in heaven. Well, thank you, Sir Purge. Ang ganda po. Kumusta po kayo ni Sister Dory? Sabi pa ni Abiner Simpasim, maraming salamat po sa reflection of the gospel sa araw na ito at sa mga pastors na ginagamit bilang instruments to spread the good news of the Lord. It is true na kung hiwalay tayo sa Panginoong Jesus, wala tayong magagawa. Ayan, binanggit yan ni Pastor Porto kanina. Salamat po, Abiner Simpasim. Yes po, ang amin pong nire-recognize, we are just instrument. Ang Panginoon po ang nagpapalakas sa atin. Joselito Baluyot. Aba, familiar sa atin ang Baluyot. Sina Brother Boots Baluyot. Ano? Thank you, Lord. Praise God for this timely message. We need to be reminded of the importance of a prayerful life and in constantly looking to Jesus and hope to eternal life. Ah, ganda. Thank you. Amen. Amen po, Brother Joseph. Amen. Ah, kakilala ito ni Brother. Dito yan sa district. Aba, meron din pala diyan kamag-anak si Kuya Boots, ano? Yan si Sister Lenny Galanga, isa sa top pa natin. Turn your eyes upon Jesus. Inspiration ko araw-araw. Yung kanta, di ba? Turn your eyes upon Jesus.
look full in his wonderful face. Okay, tanyo. And the things on earth will go strangely dim, and the light of his glory and grace. Yan, marahil yun ang sabi ni Sister Lenny. Okay? Yan, mga pasasalamat na po ito, mga prayer requests, si Pastor Michael po. Si, wini-welcome ko lamang po si Ma'am Mel Isabedra Punzalan. Yan, ito po ay bagong binyagan diyan po sa Paranaque at siya po'y nahikayat sa pamagitan po ng panunood ng, of course, yung pag-aralan natin, mga kasama natin sa gawain sa media. At siya po ay talaga pong nagme-message sa atin. Gusto po niya na makauwi ng San Antonio dito po sa aking distrito sa Quezon para maibahagi po sa kanyang mga mahal sa buhay ang katotohanan at pananampalataya ang kanya pong tinanggap. Good morning, Ma'am Isabedra Punzalan. Thank you po for watching, tuning in sa ating program. Hopefully po, magkita tayo personally sa San Antonio para po ating maisagawa ang iyong misyon, ang ating misyon na sila po ay mapabutan ng pabalita ang lahat po ng inyong mga mahal sa buhay. Okay, yun po ang aking nakita. Siguro si Marciana, ayan, panalangin din lamang, panalangin din po na allowed na mag-attend na ng church kasi na-miss niya ang mga kapatiran. Ayan, Mama Marciana, member din na Pastor Porto. Okay, at si Boyet Lagrosa, good morning po. Sabi, good morning po, salamat po sa Panginoon dahil ginamit niya si Pastor David na upang sin aming panampalataya at sa inyo po ang program. Praise God po. Amen. Okay, so yun po ang mga nakita ko dito. Meron pa kayong mga... Good morning, Brother Boyet. Brother Boyet. At ganun din si Felicity Matunuhan, gusto rin daw po niya makahigit ng copy ng Only Jesus. At yan nga, sabi ni Lera Ann, singer din po pala mga pastor. Po, lalo po Pastor Porto at si Pastor Michael. Amen. Yan po talaga ang mahawit po yan. Okay, so yun po, mamaya po yung ating mga pagbati. At pinasalamatan natin ang lahat po na nagbigay ng inyong mga reflection. Pastor Michael, na sort out muna ang ating mga prayer dyan sa ating screen, I mean sa comment section. Handa na tayong manalangin. Okay. So, prayer na tayo, Pastor? Oo, ito na yung handa na para sa prayer. Okay, sige po, kung handa na po, ating ibigay kay pangunguna ni Pastor Michael para po sa ating prayer. Sige, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Sa oras ng umagang ito, Ama naming banal sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpupuri dahilan po sa inyong awa, sa inyong kabutihan, pagmamahal namin pong nararanasan sa araw-araw. Panginoon, salamat po na patuloy po ang inyong hangarin na kami mapalapit sa inyo. Salamat po na gumagamit kayo ng mga ehensya upang tulungan kami na lalong tumibay sa aming pong pananampalataya, sa aming spiritual na po. At nagpapasalamat din po kami sa araw-araw na pamamagitan sa amin ng inyong anak, na dahil sa kanyang pagsasakripisyo ay narito kami na mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggang. Mayroong pag-asa sa kapayapaan, sa kagalakan, hindi lamang po sa daigting na darating, kundi sa panahon po. Kaya pinupuri po namin kayo, O Diyos, tinataas ang inyong pangalan sapagkat kayo ang aming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na binigyan po ng kagalingan ang aming mga karamdaman.
Pinatatawad ang aming mga kasalanan at iniligtas ang aming buhay mula sa kapahamakan. Pasalamat po ni Sister Beth na naging okay na po ang kanyang mga po, si EJ, Kiel, o Diyos sa inyong pagpapagaling. At nagpapasalamat din po sa inyo, Panginoon, si Sister Lydia sa effort na ginawa ni Sister Mylene at Sister Joyce sa kanilang pamilya. Panginoon, sa inyong piling, ay ilapit niyo po kami upang ang marami po naming mga kahilingan ay magkaroon po ng katuparan upang ang inyong kalooban ang aming masundan. Panalangin po namin para po kay Sister Princess Marquez. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kapayapaan ng isipan at gabayan po ang kaniyang mga pagdidesisyon. Panginoon, amin din pong ibinabalik ang papuri sa inyo sa pagtatapos ng mga bata, mga mag-aral po namin sa Lais Lokban. O Diyos, pagpalaan niyo po ang kalang graduation ngayon at ng iba pa naming mga paaralan na ito po ay naway magdulot ng higit na kalwalatian sa inyong pangalan at sa inyo bilang Diyos na bukal ng karunungan. Dalangin po namin ang Ganyola family, si Brother Nelson, o Diyos, sa kanyang kalusugan. Siya itutulungan ng kanyang mga kasama sa kalantahanan, mga mahal sa buhay, Sister Elby, Sister Elaine, Sister Rebecca, si Brother Eliezer. Panginoon, pagpapalaan niyo po ang kanilang pamilya. Gandin po, mahal na Diyos, ang buong pamilya ng mga Mendoza, nila Brother Joel Mendoza. Pagpalaan niyo po. Kami nagpapasalamat din, Panginoon, na si Brother Cesar Alhambra ay isinusuko ang kanyang buhay sa bautismo. Siya po'y nagpapasya na ipahayag sa mundo na siya'y magiging tapat na tagasunod ninyo sa pamagitan po ng seremonya ng bautismo. Salamat po Diyos sa pagkilos ng inyong banal na espiritu sa kanyang buhay. At alam po namin, Panginoon, nang espiritong ito ay kumikilos din po sa aming mga puso't isipan upang aming lubusang maisuko ang lahat, ang aming mga pasanin, ang aming mga alalahanin, ang aming mga kasalanan, ang aming mga kapigatian ay aming maisuko po sa inyo. At salamat din po na si Gemini Ferrer ay nagsisimula na rin pong patuloy na pag-aralan ng inyong banal na salita. Pagpalain po siya, Panginoon, ng mga binhi ng mabuting balita sa aming buhay ay tumubo sa kanyang puso. Panginoon, pagpalain niyo rin po si Kayla Pura sa kanyang pag-exam para sa scholarship. Panginoon, ipagkalob po sa kanya ang karunungan. Kailangan niya ito, Diyos. At alam po namin na alam niyo ang kanyang hangarin. So siya po, Panginoon, ay pagpalain niyo ng karunungan. At sa inyong mabuting kalooban ay nawa po'y huwag po siyang biguin sa hangarin ito. Ganun po si Popoy, Panginoon. Meron siyang exam sa May 11, 27 at sa kanyang final exam, Panginoon. May pasenya pong lahat para sa inyong kalwalhatian. Amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, si Sister Catherine Molina, na meron pong problema sa bato. Pagalingin niyo po siya, hindi lamang po sa kanyang sakit na ito. Sumasampalataya kami na ito'y simple lamang po sa inyong kapangyarihan. Ngunit hindi lang po sa physical kundi sa spiritual siya magkaroon ng higit na kagalingan, Panginoon. Bigyan ng kanyang buhay ng pananampalataya at ng tapang ng loob upang patuloy po sa kanilang pamumuhay. Ang mister po ni Sister Edna Marquez, Panginoon, ang kanyang blood sugar ay gawin niyo pong normal, Panginoon. Samantalang bilang bahagi din niya ay kanyang gagawin ang kanyang buong makakaya upang ang kanyang kalusugan ay mailagay sa normal na kalagayan. Sa tamang pag-alaga ng aming templong katawan. Pagpalaan niyo rin po ang buong pamilya ng Marquez family. O Diyos,
at ang kanila pong mga hanap buhay, ang kanilang kabuhayan. Kami naniniwala na wala kaming tanging koneksyon sa inyo, Panginoon, maliban sa pagtawag at pananalangin. At alam po namin ang aming mga panalangin, O Diyos, sa inyo pong naririnig. Kaya't pinasasalamatan din po namin kayo, Panginoon, sa tinapay ng buhay na hatid po sa amin ng inyong banal na salita. Tutulungan po ang bawat isa na may focus ang aming mga isipan sa mga bagay sa kitaasan. Ngayong araw, Panginoon, kami haharap sa iba't ibang mga tukso ni Satanas. Nawa, Panginoon, ay mabaliwala namin itong mga tuksong ito sapagkat ang aming paningin ay nakatuon sa inyo. O Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na sana po'y ipuhin po ninyo ang puso at isipan na paliwanagin po sila yung mga kamag-anak po ni Sister Mel Ponsalan at yung po mga nakatira po sa San Antonio. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Alam ko po na mahal niyo po ang mga taong ito at hindi niyo po sila pababayaan. Doon din po, salamat po sa pagaling ni Angeline Aban. At talagang, Panginoon, kami natutuwa, kami nagagalak na ito pong mga panalangin namin ay inyong dinirinig. Hindi dahil sa mahusay po kaming manalangin, kundi dahilan sa inyong haawa at kabagan sa amin na mga tao na walang magagawa maliban na lamang kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo pong pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Panginoon, namin din pong idinadalangin po na pagkalooban po kami ng magandang panahon, especially po sa lugar nila Sister nila Chemuel Laguador, Panginoon. Sila po ay naglalakad lang patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Magandang panahon po at sila po ay mga pagpatuloy sa kanilang mga gawain at mga paglilingkod. Nawa din po ay patuloy pong makadalo sa pagsamba, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Marciana Malabanan, O Diyos. At talagang sabik na po kaming makita ang aming mga kapananampalataya. Sabik na po namin kayong masamba kasama ng isa't isa, O Diyos. Lobin niyo po na ito po ay magkaroon ng katuparan sa aming buhay, Panginoon. At ganun din po ang nanay at pamilya po ng aming kapatid na si Reggie Ibanez. Panginoon, patuloy niyo rin po silang tutulungan sa problema po sa kalusugan. At alam po namin, Panginoon, na sa inyong takdang panahon, ito po ay inyong ipagkakaloob. Ang lahat din po, Panginoon, ng mga kamag-anak na may COVID ni Sister Lina, pagpalaan niyo po. Ganun din po ang kanilang paglilingkod. Sa mga taong nilob ninyo na magdanas ng mga kapansanan, hindi dahil sa kanilang anumang kasalanan, kundi upang maluwalhati ang inyong pangalan. Lala na po si Steven Balmes, Panginoon. At amin pong pinasasalamatan din kayo sa pangasiwa po ni Pastor Juby, ni Pastor Porto, at ng iba pa na mga kasangkot sa gawain ito. Kami din po, Panginoon, bibigyan niyo po ng gawain para sa araw na ito na kayo po ay maluwalhati sa pamagitan ng aming buhay ngayon. Salamat po sa banal na Espiritu, salamat sa tulong ng mga anghel, Panginoon. Akin pong inilalapit ang lahat po namin taga-subaybay sa inyo. Alam niyo po ang kanilang mga dinaranas sa buhay. Alam niyo ang bigat ng kanilang damdamin. Alam niyo po ang mga pagsubok na ipinibigay ng kaaway upang kami po'y wasakin, sirahin ang aming buhay. Subalit salamat, meron po kaming makapangyarihang Diyos sa langit na nagmamahal sa amin, na kagaya ng
isang inahing manok ay kami po'y tinitipon sa ilalim ng kanyang pakpak upang protektahan sa paggawa ng kahawan. Doon din po, Panginoon, sa aming kapanahunan ito, aming pinasasalamatan din po ito, Diyos, sapagkat dahil dito, naging mas malapit po kami sa inyo. Patawad po kami sa aming mga anumang pagkukulang sa inyo. Sa araw na ito, magtagumpay kami sa walang tigil na pananalangin sa inyo. Ito po ang aming pasalamat, papuri at pagluwalhati. At anuman pong mga dalangin na maaaring hindi ko po naisama, o Diyos, alam kong inyo'y nababatid at inyong bibigay ng katugunan. Dahil ito po'y aming hiniling ng may pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong nanak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you very much, Pastor Michael. Mabilis lamang po natin. Ayan po rin ang mabilis pong pagbati sa ating mga viewers. Si Ma'am Ella Alcantara, Tom Dayo Dayahan, si Sir Dayan ito, Jenelyn Liwanagan. Yeah, Sir Tom. Yan. Jaime Rala Bravo, ang aking mahal na nanay, Sara Estrada, Joey Smith, ang aking pinsan, Arlene Sarte Moreno, si Ninang Edna Sidinyo at si Ninong Basing, Naning Makaraig, Delia Punsalan Castillo. Good morning po, Ate Del. Mari Lucibilia, Ed Alcantara, Lita Raniola Ocampo, Emma Orozco, Hedrick Raniola, Lydia De Castro Marquez, ang aking mahal na tita, tia, Crescencia Sulite, at si Sister Mildred Eracho Armada. Ayan, at sa iba pa po nating mga nag-like, Merlinda Mateo, Daniel Suan, si Sir Helmer Hala, Masusan Magtibay, Nora Pasco Pidakan, Ses Castillo Misana Bilonsa, Annalyn Amparo, Elma Florenda Alcantara, Chini Ann Bagutsay, Reggie Vargas Ibanez, Kenneth Makatangay, of course, si Ma'am Wilma Baez, Dori Kumbaliser, Hazel Moko, I mean Mueko, Nora Kaadlawon, at si Leonila Yarte. Ayan. At of course, dito po sa atin, si Ma'am Mel Isabedra Punsalan, Maria Luisa De Leon, morning po, Lera Ann, Moses Dabo, Adelaida Malibiran, si Gemini Ferrer, Pearl De La Torre Paras, Boyet Lagrosa, Marciana Orbistundo Malabanan, Pilisima Tunguhan, Benji Laguador, si Ma'am Nori Porto, Mayit El Pacleta, pa, si Joselito Baluyot, Lenny Galanga, morning po, Abiner Simpasim, si Brother Perch Bantok, Michael Sara, good morning, Rowena Reyes, Ma'am Violi Panis Tidol, morning po, Joel Cadao, Nelson Ganyola, Rowena Reyes, Michelle Manlapas, Emma Orozco, Jen Kapunpon, Eugenio, aba, si Sister Jen, kilala natin ito, Jane Sibo, Adeline Paro, si Ami Daito Galieto, ano pa, Kati Pablo, Magkati, good morning, Marino Baltimore, Baka Basco, Edna Marquez, si Ma'am Saida, Jenet Leonwang, si Arlene Borgos, Pepe Cada, Tinami Padalian, Pamlita, Raniola Campo, Marilu Sevilla, Runa Betlado. Ano pang hindi natin nabanggit? At Lolit Obon, muling po. At halos na pang assistant atin Yabot sa Dolores. Good morning. May De Leon Sumia, Beth Opel Macasiro, good morning. Ma'am Des Angadayo, Babik De Leon Dael, at Emily Atienza Ramos. Tess Peñamante, good morning po. At si Ma'am Lysel Dalida, si Angeline Cuerdoang, the first time dito. Ano, good morning. Esmeralda Minda Cuvido, Musing Ribok Makatol, morning. Mayet Elpa Akleta, Ilina Dalay, Joseril Buhayan Garay, Cesar Alhambra, morning po. Estinata De La Cruz, si Ma'am Shoni Sarmento, at si Pastor, morning po. Sa inyo, El Alcantara, Benji Manrique Veloso. Ayan, yung po halos dito, naputol na yung ating, pero alam ko po, marami ang nanood sa ating, umabot ay halos ng 100 kanina, ang iba nga po ay hindi lang nag-comment. Thank you very much po sa inyong panonood. Pastor Michael, meron kayong gustong pasalamatan? Opo, salamat po sa Panginoon.
At muli po tayo nakapaglingkod ngayon. At salamat din po sa inyong imbitasyon, brother, Pastor Juby, Pastor Porto, salamat po. Welcome at po. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, salamat po sa inyong pag-reflect. Maging kami, naikinabang po sa inyong refleksyon at sa inyong pag-share. Salamat din po mga kapatid. At ganun din po sa inyong mga pananalangin para sa ating ministry na ito at sa ating gawain. At sa pagsuporta, no po? Kasi pagka ibinigay po natin yung ating isipan sa Diyos, hindi lang isipan ang sa Panginoon eh, pati lahat ng nasa atin ay nasa Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yan, thank you very much, Pastor Michael. God bless sa inyong ministry, sa inyong distrito, kasama ni Mama Lysel at inyong mga kids. Ayan, sa sunod uli na Monday, tayo muling magkasama. Pastor Roosevelt Porto, ang aking masiglang co-host and partner sa gawain. Pastor, anong naka-mute kayo, Pastor Porto? Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, Pastor Joey, at lalo higit kay Pastor Dalida bilang ating tagapagsalita sa umagang ito. At sa inyong lahat, mga viewers, at patuloy na tumatangkilik sa programang ito ng Hope and Love Ministry. Amin po patuloy na panyaya sa inyo ay lagi kayong aming makasama tuwing umaga, upang tayo sama-sama kinabang sa mga mahalagang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Kami po ay muling nagpapaalam sapagkat dumadating po tayo sa muling takdang oras ng ating paghihiwalay. Datapot ang ating pong padalangin ang patuloy na pakikisama ng ating mahal na Diyos ang isang patuloy nating maranasan. Ayan, salamat Pastor Porto sa iyong laging pag-join at ikaw ang aking napakasiglang co-host. At si Ma'am Lina Parducho, salamat po sa inyong paglilingkod, ma'am. Siya nag-out na po dahil every Monday, meron po silang flag ceremony. At tumahabol po ng mga pagbati. Ayan, Onji, ayan, Lili Perocho de la Cruz. Si yeah, good morning, Ma'am Lili. Ah, Ma'am Lili, ayan, kilala po, Ma'am Lili. At ang akin pong napakagwapo, makisig na pinsan, si Sarti Michael. Diyan po sa Canada, sa Surrey, Vancouver. Hi, Pastor. Good morning sa lahat. Pagbati from Vancouver, British Columbia, diyan sa Canada. God bless sa aking mga pinsan. Salamat at kayo pinagpapala ng Panginoon diyan. God bless po sa inyong lahat. Joel Cadao, yan, umabol din. At ang aking pinsan pa rin narito sa Pilipinas, si Glenn Tami Silyar. At nanonood po. Ayan, salamat. At binabati ko ang aking lola, Nanay Corzon, na nasa alos 95 to 98 years old na ang aming lola. Ayan, sa Pasay. Lola Corzon, magpakalakas kayo. Umabot kayo ng 100 years. Ayan. At salamat ito sa aking pinsan, si Milet at si Tamtan, na sila po ang nangangalaga sa aming lola. Hindi ako makadalaw dyan kasi kahit yung pandemic natin. At of course, ang aking mahal na nanay Sara Estrada, we love you po at ingat kayo. Sa lahat po ng mga nanay, belated Happy Mother's Day. May belated ba yon? Kasi parang kahapon ng pagdiriwang. Pero baka itong buong Mayo, o kaya nga buong taon, ay lahat po sa ating mga nanay, pinupugay, nagpumupugay po tayo, nagpapasalamat sa mga dakilang ina. Okay, marami pong salamat sa ating ding mga donors, sa ating mga sponsors, ang marami sa kanila ayaw matupoy o mabanggit ang mga pangalan, pero alam po ng Panginoon ang inyong kabutihan, ang inyong malaking puso. God bless you in return. Ayan, we love you all. At kung sakali po, mga viewers, gusto niyo pong maging kabahagi ng Hope and Love Media Ministry, be a donor, be a sponsor, be a supporter. Marami pong magagawa at ang inyo pong tulong ay makakaabot sa atin pong mga paglilingkod, lalo tigit sa ganitong mga gawain. Thank you very much po. Pagpalain tayo sa aking mga kasama, Pastor Michael, Pastor Porto. God bless sa ating lahat. Muli po, nagpapaalam, pansamantala, Pastor Juby, at sa aking mga kasama, kita-kita po ulit tayo bukas. Thank you.
No.